Yo, what's up mga pars? Yeah. So today, tayo ay mag-DIY Kenny Rogers. I have this steak. Ano na to? Philippine beef. Sa mashed potato. So, dito na rin lagay para kita tayo. So, ang gagawin natin muna ay imamash muna natin itong potatoes. Medyo matigas. Matigas po? Matigas pa. Wala tayong pang-mash. So, mano-mano. So sa akin ni Rogers, ang mashed potato nila, merong spinach. Itong atin, walang spinach. Kasi hindi kami nakabili ng spinach. Ang gamit namin ay marbled potatoes. Kasi magsasanggip salsa na kami. Eh ngayon, ay hindi makabili ng pangsanggipsal na karne at steak ang binili. Di steak na lang. So sa akin ni Rogers, ang isang order ng gantong steak nasa 500 plus. Usap po sa inyo lahat. So ito, ginagamit ko yung gimbal na may live face tracking. Kaya kung pansin nyo, sumusunod sa akin yung camera. Mamaya, ipopost ko sa Facebook yung ano, yung video. Binidyoan ko para mas maintindihan niyo yung function ng gimbal. Binibenta ko siya 1-3. At yung post sa Facebook ay Ayman Johnny Castillo. Ipopost ko mamaya yung aking binibentang gimbal. Ito ang gamit natin ngayon. So medyo na duro po na siya ng konti. Yan, ganyan. Pamamash natin tong tinidor. Tigas pala ba di? Kung wala kayong pang-mash na bilog na may butas-butas, pwede nyong gamitin ng tinidor pang-mash ng potato. May kamote eh. Ano ko yun? Yan! Wala! Ay! Dito ka! Nagigising ko lang guys, dahil lang trabaho ko yung pang US ang oras. So, parang ano pa lang sa akin, alas 4 ng umaga. What's up po sa inyong lahat? So yan, hindi pa siya totally mash. May buo-buo pa. Nahirap na may mash ito.
Mahirap mag-mash ng potato pag wala kang pang-mash. Dati ang ginagawa namin, bine-blender namin. Ang nangyayari, nagiging... nagiging shake. Sobrang love now. Pag-blender mo. Parang nakaka... anong kainin eh? Parang ihigupin mo na lang. Nga pala, dumating na nga pala yung ina sa Dubai. Dubai natin kailang kapon. Dumating na siya doon. At safe naman siya, so praise God. Yeah. Kaya guys, anong mga technique nyo pang mash? Mahirap eh. Siguro mas maganda pag ganda yung tinidor. Yan. Mas madali. Ah, masakit lang sa kamay. May gathering kami ng ano, sa church. Alas 6. Kaya, hindi na ako makapag-live ng gitara muna. At ako yung tunong pa sa tulog ka po, kaya ako yung natulog ng mahaba-haba ngayon. Tapos ni anong oras na kami nakauwi pagkagaling namin sa airport. Pwede mo siguro itong ganito ka. Ano? Yan o, tignan nyo guys. Yan o. Yan, iba sa may ilaw. Ay, hindi kita. Yan. Tapos ang isa pang ingredient namin na nilalagay dito. So kung meron kang spinach, i-steam mo muna yung spinach. Ah. Pag na-steam mo yung spinach, ihahalo mo dito. And then, we have this Nestle cream. Pabukas naman. You need salt and pepper. Yan, we have... Dito, hoy, camera. Dito ka sumunod. Yan. Yan, this is salt and pepper. Siyempre, tatansyahin nyo yung dami ng salt and pepper. Ang ginagamit kong salt is yung iodized. Kasi pino. Ito yung garlic powder pala. And since ang DIY natin is Kenny Rogers na mashed potato. If nakakain na kayo doon, tawag dito. Meron siyang lasang garlic, 'di ba? So we have garlic powder. And then, kung gusto nyong may konting garlic, meron tayo ditong fried garlic chips. Pwede nyong lagyan. Eh, ayoko. Asawa ko may like sa garlic. So, alam ko, lalagyan niya yung kanya. Yan, haluin nyo lang muna. Nang wala pang Nestle cream. Saka lagyan nyo din pala ito ng ano, butter. May butter ka tayo. Tunawin mo lang ang butter. Yan ang aking assistant chef. Ninong Rai, baka naman. Ninong Rai. Baka pwede naman kami yung i-collapse.
Anong oras na ba? 4:30 na? 4:31 na. So, kailangan natin basahan. Kakain pa tayo. Maliligo pa. Yan, pag nahalo na natin, lagay na natin itong Nestle cream. Yan. Dito sponsor ah. Baka nga. Yan yung sponsor pa ito ng Nestle cream. Para maglasa siyang creamy. Yan. Hindi kita. Mas maganda ngayon ang mashed potato. Kaysa dun sa nagawa ko before, bine-blender namin. Nagiging ano? Milkshake. Potato shake. Hindi siya mashed potato. Sobrang labnaw niya. So ngayon, yan. Mashed potato talaga itsura niya ngayon. Kulang pa sa nestle. So, tinunaw ng ating assistant chef yung butter. Tapos, ilalagay yung butter dito. Sa ating... Yan, lagay mo butter. Yan! Kasi kung ilalagay mo siya ng hindi tunaw, eh, may hirapan kang mag-mash. May hirapan kang haluin. So, haluin mo lang siya ng mabuti para mahalo ng ayos yung mga ingredients. Yeah. Pwede kayo mag-comment para ma-shoutout ko naman kayo. Wala pa akong maisip na giveaway sa ano kasi hindi na ganun kabilis yung ating subs, unlike nung nagmamoto vlog tayo. Pero darating din tayo sa giveaways. Baka gusto yung magkaroon ng kotse. Giveaway ng kotse. Ako ngayon walang kotse. Pero promise, yan, wala. Dito. Yan. Pero, basta, pag nakuha ko talaga yung sahod natin sa YouTube, pag nag-$100 na yan, bibigay ko talaga yun sa mga ipang ko-content ko talaga yun. Alright. I think it's already mash na. Mmm! Yummy! Yeah! Yeah! Alright guys, pakita ko sa inyo ang ating final product ng mashed potato. Alright! See? Sarap! So, tara! Next natin ay lutuin natin itong steak. Alright! Para tayo makakain na. Asan yung ano pang steak? Napakalinis. So, itong itong steak natin, yan. Binili namin to sa Tagaytay. Sa Tagaytay nga na. Lime rin ba yun? Sige, si Pantasin mo. Hindi ah, bago pa maka
Pero sa may Tagaytay pa yun. Bago mag-ano. Lakes, ano yun? Lake. Oh. Lakeview. Ang minarinate namin dito, salt and pepper, tapos yung magic sarap, sinama namin sa butter, tapos kinoating namin yung butter sa steak. And sana masarap to, kasi this is local beef. Hindi siya New Zealand, hindi siya Australian beef. So, this Philippine beef. Yan. Sa aming munting kusina. Yan, nagloko na. Okay, yan. So yun, ito ang aming gagamitin. Ipiprito lang. Igigrill natin. Yan, nagloko ang kamat. Ayan! Sorry guys. Yan. Yeah. Initin muna natin itong kawali. Yummy yun! Oo. Sarap. Kaya mo yung spinach. Wala kang spinach. Masarap na siya. I want cheese. Bigyan kayo sa ipel. I want cheese. Huwag na. Kakain na eh. I want hindi yung bowl. Go! So pag mainit na ang may olive oil ka tayo. Wala. Walang olive oil. Pero mas maganda olive oil ang gamitin niya. Kung wala kang olive oil, ito ang ating gagamitin. Ginebra San Miguel. Joke lang. Ito ay mantikang normal. So, initin nyo lang yung kawali, tsaka yung mantika. And then, i-ready tong-tong. Yan. Para may pagtong tayo. I-up ko lang yung ating facial following. Yan ang ating steak. Tara, lagay. Yan po ang ating kawali. Kalat nyo yung mantika ng ayos. Kalat natin. Oh. Yan. Yan po mga bars. So, huwag niyo masyadong lalakasan ng apoy para hindi masunog. Yung paglalagyan. Yan. Yan ang plato. Okay. So, sa pagluluto ng steak, meron tayong sinasabing 1 o'clock at 11 o'clock. So, ganito yan. Ito yun. So, yan ang position na 1 o'clock.
Since hindi siya New Zealand beef, maganda well done to. Yummy! Takam na kayo, no? Ang 1 o'clock pa ganun, ang 11 pa ganun. So, ibabalik natin siya ng 1 o'clock pa rin, yung kabilang side. Anong purpose nun? Para tong grill marks mo, pag bumakat siya, naka X. Ganun talaga yun. Medyo may hinahapoy natin. Laksan na natin para may grill marks. So, hindi po siya ano, New Zealand or Australian beef. So, hindi siya pwedeng gawing medium or ano, rare. Pero ang gusto ko talaga sa steak ay medium ang pagkakaluto. Philippine beef siya, so kailangan maayos ang pagkakaluto niya. Bango. And then this is 11. Yan. Yan ang 11. Yan po ang itsura ng Philippine steak. Pangano eh, pantapa. Alam niyo ko pa yung tapa. Anong part kasi to? Tenderloin na pinilay. Yan. Pagtapa mo na rin? Hindi na sabi niya. Bakit?
papaya. So kailangan natin siyang i-weldan dahil hindi siya, hindi talaga siya yung pang steak na part. Pantapa to eh. So yun lang guys, stop ko ng live natin para kakain na kami at punta na sa church. Bye!